Hi guys, welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lerje Padulina. Sa video ngayon guys, pag-uusapan natin ang comment ni Christian Sambas. Ayan, dahil sinabihan siya ng kanyang manager na may sarili siyang schedule kahit na siya ay nagpaalam, no? Sir, nagpaalam po ako ng May 11 na hindi po ako makapasok sa May 15 to 17 dahil lang sa school namin about sa thesis. Tapos sa GC namin sinabihan ako na may sarili daw akong schedule. Eh matagal pa lang nagpaalam na ako sa manager ko, ang sinabihan ko pa naman yung gumagawa ng schedule. Parang iniisip ko kung bakit sila ganun. Eh matagal pa lang nagsabi na ako na hindi ako makakapasok. So yun, nabasa nyo naman kung ano yung kanyang comment, no? At hindi siya piniyagan ng ganitong manager. So ano ba ang dapat gawin para mapayagan tayo or para may acknowledgement na mangyayari? Paano ba ang tamang paraan ng pag-request rest day sa ating mga manager? Dahil ang management na iba ay napakapangit po. Katulad ni Christian Sambas, nagpaalam naman siya ng maayos pero ang sinabi, hindi raw acknowledge at gumagawa siya ng sariling schedule kahit na ito ay napaka-importante dahil sa kanyang school, dahil sa thesis, no? So, paano ba natin ito maiwasan or paano ba ang tamang paraan para magpaalam ng request rest day? So, mayroon akong guys ginawang tips para ganito yung gawin nyo kapag kayo ay magpapaalam, mag-request rest day or mayroon kayong importante yung pupuntahan. So, guys, ganito guys. Ayan. Dear ma'am, sir. Ayan. Tapos, ito yung date kung kailan kayo nag-fill up. Then, yan, ganito guys, oh. Magandang araw po, ako po si Lerje Padulina. For example lang to guys, ha. Lerje Padulina, nais ko po sana mag-request rest day sa darating na May 27 sa kadahilan ng meron po akong importanteng lakad. Ayan. Salamat po sa pag-unawa. So, ganyan guys, tapos dito yung pangalan nyo. Ayan, tapos lubos na gumagalang Lerje Padulina, tapos perma. Tapos, ilalagay po natin dito yung TL, ayan. Ayan, TL1. Halimbawa, TL ng production, ayan. Piperma dyan si TL para patunay na acknowledge niya na ikaw ay nag-request rest day. Tapos, yung TL2 naman, yun yung sa service, ayan. Piperma din siya dyan. Then, pagkatapos ni TL pumirma, ang pipirma naman ay si Manager 1. Ayan. Kung sino yung gumagawa ng schedule. Tapos, pangalawa. Ayan. Pangalawang manager. Kung sa food ba siya or sa service. Tapos, pangatlong manager. Ayan. Pag napirmahan ito lahat, guys, ibig sabihin, acknowledgement to. Meron kayong patunay na hawak para hindi kayo masita. Dahil meron talagang manager na ganyan kapag nagpaalam ka, then lilimutan niya dahil walang acknowledgement, wala kayong ginawang sulat, wala kayong request rest day. Ang gagawin sa inyo, babalik ta rin kayo. Sasabihin sa inyo na may sarili kang schedule. At kayo namang mga manager naman na mga pangit magpalakad, kayo rin ang dahilan kung bakit umaalis yung mga crew na baguhan. Kasi yung mga salta nyong mas sakit sa mga bagong crew, yun yung tumatatak sa kanila. Parang hindi nyo sila nirespeto pagdating sa mga request rest day. Kaya ang gagawin nyo para hindi kayo mahanapan ng butas, ayan, ito, gumawa kayo nito, papirmahan nyo yan sa TL production, TL service, tapos manager on duty na pinakang restaurant manager, tapos service kung sinong manager sa inyo. Ayan, may tatlo akong example, ayan. Pag nakapirma dyan, ibig sabihin, acknowledgement nila. May hawak kayong ebidensya or resibo. So, yan. Yun, masabi kong tips para sa iyo, Sir Christian, no? Kasi kawawa ka naman. Ikaw pala ay pinagsabihan ba na gumagawa ng sarili ng schedule. Sa video ito, sana'y nakapulutan mo ng aral, no? At sa mga iba pang service crew natin na nangangailangan din ng ganitong video, sana'y may natunan kayo. Ayan, pag mag request rest day kayo, gumawa kayo ng ganito, sulat, kahit sulat kamay lang, pwede na yan. Katunayan ng magpapaalam ka sa iyong request rest day, kahit na yan pa ay tatlong araw, dalawang araw, ayan. So, kasunod naman natin na
tatalakayin kay Marvin Uledan. Ayan, kay Marvin Uledan. Sabi niya, pag CIC po na-assign, ano po ang ginagawa? Ang ibig sabihin guys ng CIC, cleanliness in charge. Ayan, kapag ikaw na-assign sa Jollibee bilang isang CIC, expect mo na ikaw talaga ang maglilinis ng buong store. Ayan, ikaw maglilinis ng UR, CR, dining area, kasi ikaw yung naka maintenance dyan, parang MIC, maintenance and cleanliness. Ayan, ikaw yung ma-charge dyan, kaya dapat malinis ang iyong CR, dining area, floors, walls, tapos kasama pa dito ang paghugas ng pinggan. Ayan, ikaw rin ang maghugas ng pinggan sa kitchen ng mga floors, ikaw rin maglilinis nun, tapos yung mga towel na malalaki, ikaw rin yung maglalaba nun. Tapos grease trap, kung hindi mo pa alam yung grease trap, mayroon akong mga video na nag-grease trap ako, panoodin mo yun. Ganoon din ang ginagawa ng CIC, kasi may kasama ko ditong CIC dito sa Jollibee, at ang kanyang station ay CIC. Ayan, ganyan ang ginagawa. So iisa-isahin ko, ha, kayo maglilinis ng UR, CR, dining area, yung floors, tapos walls, tapos sa kitchen, ikaw rin maglilinis, tapos sa mga towel, sa mga ginagat ng mga priman, ikaw maglalaban yan, ikaw maglalaban ng mop, ikaw mag-grease trap. So yun guys ang gawain ng CIC. So kung kaya mo yan, very good. At sana ay huwag ka ma-distract dito, basta may kasama ka naman doon, dalawa kayo. So yun, sana may napulot kang aral dito at may natutunan ka sa video ito. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, ay maaari bang subscribe mo naman para lagi kang updated sa ating mga ilalabas na video. Thank you for watching guys. God bless.